almost the same yung mga nabanggit kong ingredients ay may prepare silang mga benefits, guys. So kapag tinake mo to, super juice nga eh, 'di ba? Kapag tinake mo, isa pa lang ang isang ingredient pa lang, panalong-panalo. Na paano pa kaya pag pinagsama na tong 15 ingredients? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Shen Shen Shen. Yan, mahaba. So for today's video, ito na tayo sa part 2 ng One Up the Products first impression, thoughts and reviews. So ang product na ipapakita ko sa inyo ngayon, ito yung pinaka-pinapromote nila na product nila. Ito din ay, ang tawag din nila sa product na ito ay Super Juice. Ito ang One of the Juice. So ito guys, timplado na. Ito po ay empty bottle kasi wala po akong may papakita sa inyo na may laman. Dahil out of stock na po yung laman yung stock namin dito sa bahay kasi sobrang mabenta po talaga siya. Kung i-explain, pakita ko na lang sa inyo or sabihin ko na lang sa inyo. Meron siyang powder dito sa loob ng bottle. So, hindi pa talaga siya timplado. Kayo po ang magtitimpla ng One of Tea na to. Ang price po nito ay, yan, papakita ko na lang po dyan sa screen. Alam ko, 350 ang SRP po nito. Discuss natin guys yung packaging ng One of Tea. So, kung bibili kayo guys ng One of Tea, pwedeng mismong bottle na lang ibigay sa inyo or pwedeng may kasama siyang eco bag para yun yung hawakan nyo. Kung itong mismong one bottle ang bibili nyo guys, hindi siya naka-box or anything else. Basta itong plus, itong mismong ito na siya. Siyang siya na ta. Itong ito na. Pero nakabalot naman siya ng plastic. Ano nga ba yung nandito sa packaging na makikita natin? So, yan po yung nakalagay, One of Tea. Nakalagay po dyan yung mga pictures ng ingredients nila. Kung makikita nyo, may aguyaban, acai berry, may boamera, grape, may granada, may malunggay, may wheatgrass. So, yung mga ingredients, i-discuss ko yan furthermore later. Okay. Ito din ay halal and FDA approved yan. May nakalagay naman po siya. Pwede to kahit, pwede kahit sino uminom dito, guys. Tapos, dito sa kabilang side, nakalagay yung nutrition pack. So, babasahin ko lang po sa inyo itong nutrition pack. Serving size, one bottle is 30 gram. Ayun na nga. Ang calories nito is 110 kcal. Calories from fat, 4%. Total fat, 0. Saturated fat, 0. Trans fat, cholesterol, 0. Sodium, 0. Total carbohydrates is 29. Dietary fiber is 0. And sugar is 4 grams. Ang total protein, wala. Less than 2% na nakalagay dyan. Dito sa baba, may directions po kung paano siya iinumin. Sabi dito, push open bottle cup. Ah, ito na yung kung paano siya timplahin guys na katulad nito. Diba sabi ko sa inyo, since powder lang siya, so kayo mismo magtitimpla. Una muna, maglagay muna kayo ng half ng water para matunaw lang siya. Tapos shake nyo lang. Tapos, mag-add kayo ng water hanggang dito sa neck part. Pupunin nyo. Ito guys, ay bawas na to kasi uminom ako kaninang umaga. So, kaninang umaga ko lang ito tinimpla. Ayan. Hanggang dito po. Yung water po niya. Ha? Hanggang sa neck part po niya. And then, sabi dito, shake well. Keep lid closed. Make sure na naka-close yan. Refrigerate after opening. Keep in cool, dry place. Avoid direct sunlight lang naman to. Paano pag walang ref? Saan namin ilalagay? Pwede naman to guys, nasa room temperature lang, wag lang siyang direct sunlight. Room temperature, ang buhay nito na without refrigerating is 19 days. Po, itong isang bote na natimpla na ha, 19 days. Kapag naman nasa ref, ito ay umaabot ng 30 days if I'm not wrong or more. 30 days or more po. Ito namang serving suggestion, yan, 1 to 2 cups, 30 minutes to 1 hour before breakfast, 30 minutes to 1 hour before dinner. So ako guys, twice ko siya iniinom, pero 1 cup lang. Twice a day. Isa sa umaga, isa sa gabi. So, ganito po siya. Dedemo ko sa inyo kung paano to iniinom. Open lang natin. Dito na kayo maglalagay ng juice. So, pour out natin yung juice. Hanggang sa mapuno. Ayan. Counted na po as 30 ml po itong 1 cup na to. Tapos, inumin lang natin. Yung lasa talaga nito, guys, ay matamis. Ang sarap niya, hindi siya mapait, though halo-halo na yung kung ano-anong mga ingredients. Hindi po siya mapait. Ayan, sobrang sarap niya at for sure magugustuhan to ng mga bata. Nakalagay dito yung mga ingredients, pero yung ingredients guys, mamaya ko nasasabihin at iisa-isahin ko po ito. No approved therapeutic claims po itong juice natin, exclusively distributed by One of Tea Marketing. May nakalagay din naman na expiration date.
explain ko lang, linawin ko lang, expiration date nito is, okay, yung hindi pa bukas, yung nakasil pa. So, kung ito ay nakasil pa, mag-expire pa to sa 2020. Once na nabuksan mo na siya, tapos nalagyan na ng water, sa room temperature, tumatagal to ng 19 days, at sa refrigerator, tumatagal to ng more than 30 days. Okay? So, yun lang naman po yung nakalagay dito sa bottle na to. Guys, may sasabihin na ako sa inyo, kasi may nakita akong, ay, alam nyo yung Bomera Mix pala. Yung Bomera Mix ay parang similar dito, kasi parang 300 ml din na water, tapos meron din po siyang ingredients na Bomera, Moringa, or yung malunggay, Graviola, yung guyabano, wheatgrass, may barley, at meron siyang mangosteen. Yun guys, itong Bomera Mix na to ay narinig ko na siya sa lola ko, sa internet, nakita ko din siya. Marami akong nakitang mga testimonials upon research. Marami daw itong mga gumaling. Parang yung sakit nila, na-cure yung sakit nila, yung mga tumor, nag-shrink, yung mga breast cancers, nag-shrink. Yung mga ganong testimonials yung narinig ko. Yung mga may bukol dito sa leeg, biglang nawala nung nag-take lang ng Bomera Mix. So, diba, yung anim na ingredients po ng Bomera Mix ay nandito po sa One Opti Juice. Paano pa kaya kapag ito yung ininom nyo, guys? Diba? Paano pa kaya? Dun sa anim pa lang na ingredients ng Bomera Mix, marami na itong napapagaling, marami na itong natutulungang tao. Paano pa kaya itong 15-in-1 na juice? Diba? So, excited na ba kayong malaman? Excited na ba kayo na ma-discuss further itong mga ingredients ng One Opti Juice natin? So guys, ito, claims po ng One Opti Juice ay 100% no side effect, no overdose, 100% organic, non-toxic, and all natural. Ayan. So, sino nga ba ang pwedeng uminom ng One Opti Juice natin? Or tinatawag na super juice. Ang sino pwedeng uminom? Pwedeng uminom po ang 3 years old and above. 3 years old and above. Kasi guys, itong lasa pa lang nito, magugustuhan nun to ng bata. Hindi to tatanggihan ng bata, guys. Guys, kung isa-search nyo po sa internet, sa YouTube, or kung mag-search kayo ng taong gumagamit ng One Opti Juice, marami kayong makikitang before and after na pictures nila na sila ay natulungan ng One Opti Juice. Kasi guys, ang mga binibigay ng doktor ay yun ay maintenance lamang. Para, for example, yung high blood, kunyari, si Juan, high blood, nagpa-check up sa doktor. Ang BP niya ay naglaging 150, 160, 160s. So, ang doktor, magbibigay po yan ng maintenance para hindi tumaas ng ganung level yung kanyang BP. So, magbibigay yan ng, kunyari, amlodipine. Yun yung common na binibigay ng sartan, ganyan. So, para ma-maintain lang yung BP level na maging 120s to 130 at hindi na lalaki pa ng 140 to 150, 160 and above. So, yun po ang tinatawag na maintenance. So, paano kapag si Juan ay hindi na nag-take ng amlodipine tsaka losartan? Eh di, ma-maintain yung BP niya na 160s, 130, ay 160s, 150s, eh wala nga siyang pambili ng gamot. So, yun lamang yung nagagawa ng mga ganong gamot. Na-maintain lang niya, pero hindi niya na-cure yung mismong root ng sakit ng high blood. Katulad din sa chemotherapy, kunyari si Juana ay may breast cancer. So, ang gagawin ng doktor, magbibigay yan ng mga gamot para hindi rapid yung pag-spread ng cancer, para mamatay yung cancer cells. Pero, may times kasi guys na nagpa-chemotherapy, na radiotherapy, may times na nawala na yung cancer cell, pero pwede kasi itong lumipat ba? Nagta-travel din kasi yung mga cancer cells. Pwede siyang lumipat sa ibang parte ng katawan or pwede siyang umusbong ulit. So, hindi pa din na-cure yung pinaka-main root ng cancer. So, ito ay dinidiscuss ko lamang po para makita natin kung ano yung difference po ng pupunta sa doktor. At i-discuss ko din kung ano yung benefits ng One Opti Juice natin. Without further ado, ito na po yung ingredient number 1. Bomera, or ito yung tinatawag na red fruit. Ito ay matatagpuan sa Papua New Guinea. Marami itong vitamins and minerals. Tapos ang ginagawa nito sa katawan ay ito yung naglalabas ng toxins, mga poison sa ating katawan. Kinokolekta niya ito at inilalabas niya sa pamamagitan ng
pagdumi. Tinutulungan din nito ma-boost yung immune system natin. Ito din po ay tinatawag na super antioxidant. Based sa aking research sa internet, ito din po ay anti-cancer and pro-vitamins. Ayun nga, nabanggit ko na marami talagang vitamins na makukuha dito. Magpapakita ko sa inyo ng picture guys, since hindi ko siya madidiscuss isa-isa, kasi kapag diniscuss ko isa-isa kung ano yung mga sakit na pwede nang sobrang haba nitong video guys at hindi natin maka-cover up lahat. Papakita ko lang sa inyo yung mga pictures kung ano pa yung mga ibang nagagawa ng Buamera. Next ingredient is itong barley. Ito ay nakakatulong upang bumalik ang sigla o lakas ng isang tao. Nakakabawas din po ito ng timbang. At ito ay nagsisilbing walis sa ating katawan upang mailabas ang toxins and poisons. Tinutulungan din ito ma-boost yung ating immune system. Ay, bakit ba siya tinawag na walis? Kasi guys, ini-improve niya yung digestive system natin. It improves our digestion, it prevents gallstones, and reduces the risk of gallbladder surgery. It helps prevent formation of gallstones. Pinapababa din ito guys, LDL natin, or yung bad cholesterol sa ating katawan. It prevents diabetes, it lowers our blood sugar in our body, and it prevents colon cancer. Kasi guys, ang barley ay mataas ito sa fiber. It is high fiber fruit. Next po is ang wheatgrass. Ano nga ba ang wheatgrass? Wheatgrass is very high in nutrients and minerals. High fiber din po ito guys. So kapag nag-combine pa lang ang barley at ang wheatgrass, talaga namang linis na po ang ating digestive system. Marami itong vitamins A, vitamin C, E, iron, magnesium, calcium, and amino acids. Ito din ay nakakapagbababa ng cholesterol, nakakatulong sa pagpatay ng cancer cells, nakakatulong din na mag-control ng blood sugar sa ating katawan. Sa may mga diabetic dyan. Next ingredient, acai berry. Ito ay from Amazon Forest. Doon lamang to matatagpuan. Kaya guys, please, spread nyo na aalagaan natin yung Amazon Forest saka yung mga iba't ibang forest pa dito sa Pilipinas. It is the nature's Viagra. Ito din guys ay tinatawag nilang superfood dahil naglalaman to ng maraming antioxidants na siyang maglilinis sa buong katawan natin. It is a powerful plant that acts as an antioxidant in our body. It is a power plant that serves as an antioxidant. May benefits din po ito sa brain, sa heart, at sa overall na ating pangangatawan. Guys, kung bibili kayo ng acai berry sa stores, drug stores, ito ay napakamahal guys kasi nga dun lang to matatagpuan sa Amazon Forest. Good thing, ang acai berry ay kasama na isang ingredient dito sa one of the juice natin. Hindi na kayo mahihirapan sa pagganap, hindi na kayo gagastos, at hindi na kayo mamamroblema kung saan kayo kukuha ng acai berry. Nakakatulong din po ito sa anti-aging dahil marami nga itong vitamins and minerals at ini-improve nito ang ating metabolism. Next ingredient, ang grape o ubas. Pero yung grapes o ubas na ingredient nito ay hindi yung grapes natin dito sa Pilipinas dahil nga pang international yung ating ingredients. So alam nyo ba guys na 98% na nutrients ay nasa buto? Hindi nyo alam no, ngayon nyo lang nalaman. At 2% lamang yung laman nito. Pero bakit nagkakaroon ng mga seedless na grape? Kasi guys, nagtuturok na sila ng mga chemicals para hindi tumubo yung buto. Diba? Imposible namang may grapes pero walang buto. Ano yun, magic? Pero pwede ba yun sa may diabetes? Pwedeng-pwede guys. Based sa aking research sa internet, ang grapes ay nagkocontain ng 23 grams na sugar. But they have low glycemic index na 53. Itong low glycemic agent, ito yung nagme-measure kung gaano kabilis at gaano kabagal ang isang pagkain na nag-raise ng blood sugar. Grapes may decrease your blood sugar and helps prevent diabetes. Next ingredient, ang maca. Familiar ba kayo sa maca? Ang maca ay matatagpuan lamang sa Peru. Relative din to ang broccoli, cauliflower, at cabbage. Highly nutritious po ang fruit na ito. It increases the hormones in fertility. So guys, kung may kakilala kayong matagal lang hindi pa nabubuntis, I recommend na
i-suggest nyo sa kanila na uminom ng one of the juice. It boosts our energy. Tapos, tinutulungan din tayo para ma-balance yung hormones ng anxiety and depression. Pwede rin po ito sa mga may erectile dysfunction. Alam nyo na, guys, boys, pili na ng one of the juice. Next ingredient, yung pomegranate or ito yung granada. It contains powerful coenzymes. 3 times na antioxidative kesa sa other fruits na nabanggit ko sa inyo. Nakakatulong din to sa mga may prostate cancer, nakakapagbababa ng BP, fights arthritis, and joints pain, and lowers the risk of heart diseases. Ang granada din ay nakakatulong sa erectile dysfunction, helps to fight bacteria and fungal infections, and last, improves our memory. Pwede rin ito sa may mga acne at mga irregular mens. Next is itong turmeric or yung dilaw na luya. Isa itong anti-inflammatory. Pinapalabas ito lahat ng toxins and poisons sa ating katawan. Pwede rin siya sa may mga allergy, sa may mga sugat, mataas ang sugar at cholesterol, and helps prevent cancer. Meron din itong beneficyo against depression and may help delay aging process. Almost the same yung mga nabanggit kong ingredients ay may prepare silang mga benefits, guys. So kapag tinake mo to, super juice nga eh, 'di ba? Kapag tinake mo, isa pa lang ang isang ingredient pa lang, panalong-panalo. Na paano pa kaya pag pinagsama na tong 15 ingredients? Next is itong mangosteen. Diba sobrang sarap ng mangosteen na fruit? I really like it, guys. It boosts our immune system. Ang tinutulungan sa mga stress, mga depressed, may high blood, mataas ang cholesterol, and kidney failure. Mataas ang BP. It is also one of the powerful antioxidant. Rich in fiber din po itong mangosteen na ito. Meron din anti-cancer cell effect. And it maintains healthy skin. Nakakatulong din ito sa puso, sa brain, and digestive system natin. Next is it ang goji berry. Ang goji berry ay matatagpuan sa southern China, pwede meron sa mga Thailand, yung mga lugar po doon na part. Nakakatulong ito na magpababa ng BP, cholesterol, at sa may mga kidney failure. Itong goji berry din, based on my research, is isang superfood. Diba ang daming superfood na ingredient ng one of the juice natin, guys? It is an antioxidant for the eyes and for our skin. It maintains blood sugar, tapos in-increase ito yung testosterone ng isang lalaki para tumaas yung sperm quantity. Next is itong graviola or guyabano. Ngayon nyo lang nalaman na graviola pala, guyabano. Alam naman natin na ang guyabano ay napakasarap. Ito din po ay isang antioxidant, anti-inflammatory, lowers blood sugar, lowers blood pressure, prevents ulcer, sa mga hindi kumakain dyan, treats herpes. It is also an anti-cancer fruit. Next po is itong spirulina. Ang spirulina ay world's powerful supplement. Ang spirulina po ay galing sa pinakailalim ng tubig alat. Meron itong powerful na antioxidant and anti-inflammatory property. It helps fight free radicals, lowers LDL and triglycerides katulad ng barley. Pinapataas ito ang good cholesterol or ang HDL. Meron din po itong anti-cancer properties, reduce high blood, and improves symptoms of allergic rhinitis. Nakakatulong din ito mag-control ng blood sugar po. Kung iba tinatawag na superfood, ito naman ay tinatawag na super antioxidant. Cholera. Ang cholera ay type of algae na matatagpuan po sa fresh waters. Ito din po ay superfood, maraming nutrients po na makukuha dito. Ine-enhance nito ang immune system, ang pinapa-maintain nito ang BP, pinapa-lower ang cholesterol. Ito din ay nakakatulong mag-manage ng mga respiratory distress o yung mga may asthma, mga bronchitis, mga pneumonia. Yan, mabisa po itong cholera dahil may ingredient ito na nakakatulong po na mag-help mag-improve ng respiratory problems po.
course, moringa o ang malunggay. Explain ko pa ba? Alam naman natin na sobrang nutritious ng malunggay. Ito, at ito lang yung ingredient na nagisa na from the Philippines, di ba? Yan, pinapababa ang BP, ang cholesterol, minamaintain ang BP, ang sugar. Yun lang naman. Alam nyo naman na yan dahil sobrang dami ng mga malunggay dito. Nagkalat ang malunggay dito sa Pilipinas. Last but not the least, ito po yung stevia. Ito yung nagbibigay ng tamis sa ating juice. Ito ay natural sweetener. It is better than refined sugar. Pwede din po ito sa diabetes. Kaya guys, sabi ko sa inyo, magugustuhan ito ng mga bata, pati mga matatanda. So yun po lahat ng 15 ingredients ng One Opti juice natin. So, may katanungan pa ba kayo, guys? May doubt pa ba kayo dito sa One Opti juice natin? Kung yung mga nabanggit ko puro superfood, puro super antioxidant, kung may doubt kayo, guys, pwede kayong mag-research sa internet dahil yung mga nalaman ko sa mga ingredients nito, guys, ni-research ko lang din po sa internet for more information para sa akin and para sa inyo. Meron din po tayong tinatawag na ORAC value or ang oxygen radical absorption capacity. Ito, it measures the free radical fighting strength of an oxidant. The higher the ORAC value, the higher it has the ability para ma-renew yung mga damaged cells natin dito sa katawan. Ano ba yung ORAC value na kailangan natin per day? 1.25 milligram ORAC value per day ang kailangan po ng isang tao. Pero minsan naman kasi yung mga maraming tao ay hindi kumakain ng gulay, hindi kumakain ng prutas. Eh guys, dun po natin nakukuha yung ORAC value natin per day. So paano na lang kapag hindi kayo kumakain nun, edi sobrang baba ng support system ng katawan nyo. Kung iinom kayo guys ng Opti juice, dito pa lamang pack na guys yung ORAC value nito. Walang overdosage ng ORAC value na kailangan. Ang kailangan lang ay masustain yung ORAC value per day na kailangan ng ating katawan. So yun lamang guys, may mga katanungan pa ba kayo? Ano ba yung mga tanong nyo? Yun lamang, na-discuss ko na sa inyo guys yung 15 ingredients ng One Opti juice natin. And sobrang napagod din ako guys kasi ang dami kong nabanggit sa inyo information. And kung may doubt kayo, sabi ko nga, research on your own, try it on your own, guys. Sariling testimony ko na lang, guys. Ako ay risk ako sa ulcers kasi hindi nga ako kumakain madalas, hindi ako kumakain 3 times a day. Napansin ko dito sa nung uminom ako ng Opti juice, nabawasan yung pagkakaroon ko ng acid dito sa chan, yung pangangasim ba, nabawasan. One thing is, ako ay guys, constipated ako. Minsan tumatay ako after 3 days, after 2 to 3 days. Ang regular na bowel movement ng isang tao guys ay per day. So kapag constipated ka, ang mararamdaman mo is utot ka lang ng utot, utot lang ng utot, pero walang lalabas na pupo. So yun nga yung naranasan ko. Nung nag-take na ako ng One Opti juice, ay napansin ko na naging regular na yung bowel movement ko, tapos naiwasan na din yung pag-utot ko guys. So yun lang naman, so far yun lang naman guys kasi yung nararamdaman kong pangit sa aking katawan. Feeling bloated din ako guys, pero nung nag-take ako ng Opti juice, hindi na ako bloated, medyo mataba na lang talaga yung chan ko dahil sa kakakain. So guys, yun yung I hope na marami akong na-share na information sa inyo, nakatulong sa inyo mas maunawaan ang product ng One Opti juice. So guys, I hope na please don't forget to like, share and subscribe on my YouTube channel and don't forget to pray always. Sin lang guys, thanks for watching. Bye.